Welcome to Alexa's TV. Welcome naman po tayo. Welcome, 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 welcome. Alin po kayo? Ito tour namin kayo. Ito po ay papunta po ng stadium mula sa aming bahay. Sumakay kami ng aking anak papunta sa, nakalimutan ko kung saan kami pupunta niyo. Pero hali kayo, samahan niyo lang po kami. Kita niyo yung daan, no? Napakaluwang. Hindi po ito yung main road, pero makikita mo na sa 3 lanes na siya. At hindi siya ganun ka-traffic kasi gabi na. At yan, mag-i-stop lang kami pag may nasa bus station o kaya may traffic light. Makikita niyo yung ano nila, mga bus stop dito. Hindi ganun kalalayo. At saka may mga designated area talaga sila na yung bus kailangan mag-i-stop talaga dun sila mismo sa bus stop. At bawal magpaba sila kung saan-saan. And required din sila yung mga bus na mag-i-stop sila kahit na walang bababa. Napakabihira yung mga driver na hindi sila mag-stop. Lalo na kapag mga kahit na regular regular timing, talagang mag-stop talaga sila. Kaya napaka-disiplinado ng mga dito. At kahit walang nakakita, kailangan nila mag-follow sa traffic rules. Kasi po, may mga camera po yan. Matik po dito yung fines. Hindi na po mga tao yung nagbabantay dyan para mag-penalize dun sa mga babiolate ng rules. Kusa po siya mapapasok dun sa system at doon macha-charge dun sa license mo. Kaya once na mayroon kang mga traffic violations, pag mag-renew ka, hindi ka makakapag-renew unless babayaran mo yun. Kaya, ayun, maganda rin ang sistema dito. Kaya kahit na walang mga pulis, walang mga nagbabantay dyan, talaga magpa-follow sila. At marami dito, may kasi aside pa, yung iba, depende sa mga traffic violations. Kasi aside from penalty, meron din silang tinatawag na mga points na pag ma-reach mo yung points na yun, babawiin nila yung license mo, kumbaga. Kaya, syempre, di ba, ang sayang din yun yung pinag-aralan mo. Mahal-mahal kaya dito mag-driving. Kasi required dito, magpupunta ka talaga sa school. Mag-enroll ka talaga sa driving school. Kahit nga na may driving license ka na sa Pilipinas, magte-take ka pa rin. Although may mga may mga consideration, just like yung pwede hindi ka na mag-full course, ganun. Pero mayroon nga ako mga kakilala. As in, matagal na po silang nagdra-driving sa Pilipinas or sa ibang bansa. Pero pag-take nila, magsak pa rin sila. Minsan pera-pera lang, char. Joke lang po. Ayun, kailangan talaga mag-take ng course. Ganun, para makakuha ng license. At hindi siya basta-basta yung pera. Kasi ang mahal, my goodness, kung i-convert mo sa peso. Kasi yung full course, siguro aabot ng more than 100,000 pesos. Pag full course ka, ha? Eh, paano pag babagsak pa? Oh, no. Magbabayad every take ng exam. Kaya kailangan talaga mag-follow ka talaga ng rules dito. At yun nga rin, para din iwas sa disgrasya. And in fairness naman, sa iba dito talagang nafa-follow. Mayroon lang talagang iba na medyo pasaway. Kaya, pero bibihira naman. At makikita niyo po yung kabilaan, no, yung mga dito sa area na to. Kasi residential area siya. Ito yung anak ko nangungulit. Gusto niya talaga makita yung toy niya sa camera.
Ayan, gusto niya ipakita. Ayan. Ngayon, makikita nyo dito, no, yung kabila ng tataas ng building. Kasi po yung area na to, para siyang mga residential area. Oo, mga residential area siya. At nagtataasan talaga yung mga building nila. Kumaga, vertical yung nila dito pagdaan. Ayun. Ang medyo may mga kamahalan na rin yung area dito. Kasi Dubai area siya. Pero kami, sa Sharjah side kami, pero border lang naman, kumbaga, fence lang yung nakakaharang at meron namang lusutan. Kaya, ayun, sa Dubai pa rin yung ano namin, mga transactions o ganun, dito pa rin na mas prefer. Kasi yung accessibility niya, tapos yung sa transportation, kumbaga, hindi ganun siya kamahal, by the way. Mura lang dito yung transportation. Yung minimum niya na babayarin kapag may papuntan ka, 3 dirhams lang. Tapos ang pinakamalayo na basta within ano siya ha, under siya ng RTA or Road Transportation Authority, kasi government yung may-ari dito ng mga ganun, mga bus at mga metro, 7 dirhams lang. At kung kahit gaano pa yung kalayo, at yung 3 dirhams na yun, kumbaga halimbawa, yung mga bus na sinasakyan namin, ito mga double decker or kahit yung isang mga ano lang single bus. Ano siya, pag halimbawa pag mga tinatawag nila na nakalink sila dun sa metro, kahit sumakay ka ng bus, tapos metro, tapos bus, basta nakalink siya, isa lang yung babayaran mo. Tapos may mga zonal area din siya, may zone 1, 2, 3, ganun. May mga ganun. Tapos halimbawa, kapag lumagpas ka na dun sa zone na yun, another yung babayaran mo, kumbaga magiging 5 dirhams na, ganun. So, kung isang zone, 3 dirhams. Tapos kung pupunta ka sa next zone, magiging 5 dirhams na siya. Tapos pag yung pinaka-isa pa, kung yung pangatlong zone pa, magiging 7 dirhams na. Yun yung pinaka-maximum. Kahit layo-layo nun na mapupuntahan mo. At sa ano na yun, sa within that area na yun, halos na ano muna, narating na muna yung Dubai. Ganun ka-accessible yung Dubai, in fairness. Ganun siya kaganda yung ano niya, yung transportation. At yung daan naman nila, pag doon talaga sa pinaka-main road, grabe, mga siguro 7 lane yata yun. As in, ang lawak talaga, as in. Kumbaga, mapapawaw ka talaga. Ang ganda ng planning nila. Ang ganda ng planning. Ito dito, hindi talaga siya as in pinaka, ano niya, parang dun sa, yung parang highway nila or ganun. Ito kasi, kumbaga, papunta sila sa mga area-area na papasok. Kumbaga, yung bus lang yung transportation. May bus, may ano naman, marami namang taxi dito. Kumbaga, kaya lang, grabe sa ngayon. Minsan may mga times na ang hirap sumakay ng taxi. Tapos hindi ka ano, kasi may mga taxi dito, kapag lagpas na sa oras nila, hindi na sila tatanggap ng ano, ng pasaheros. Kailangan maghanap ka pa ng iba. Kasi ano dito, yung taxi, may timing lang sila. Kung ano na, syempre, kailangan na rin nilang i-surrender nila or whatever, ano yung nila doon. Kumbaga, papaano na sila magpupunta na sila doon sa area nila kung saan sila mag-i-stop na ganun. So, ito po, iyan nakita nyo, lulupo yun. Yan dyan, malapit na kami dito sa may stadium. Ito dito, ang area na to, marami itong school dito sa left side. Mga school, mga nursery, mga ano, primary, ganun, secondary, marami yan dyan din sa kabila, sa left side. Tapos dito sa kanan naman, meron siyang ano, mga stadium, ganun. Tapos may mga football area. Ang gusto, mahilig sila dito sa mga ano eh, sa larong football. Parang yun ang pinakaan nila na laro. Grabe yan, kapag maglaro sila, yung may mga games, as in, grabe yung support nila sa mga ganun. Kaya, todo rin yung training nila sa mga kabataan dito. Tapos, ayun po, ayan, dalawang lane na lang dito, no? Kasi ito, kumbaga,
sa looban to siya. Sa looban. Pero in fairness naman, di ba? Makikita mo ang linis niya. Ang linis ng mga daan. May mga area lang talaga na ang kalat, hindi dahil sa ano, may mga tao kasi alam mo yung mga ano, mga cards na massage ganun. Talagang may nakita kami noon, sinasadya talaga nila itapon sa may daan yung mga ganun. Lalo na sa may mga mataong area, pinagtaan nila parang marketing strategy nila na ganun. Pero kaya lang ang kalat eh, pangapasaway din, no. Buti hindi sila nahuhuli ng mga pulis. Kung mahuli sila, labot sila. So, ayun po. Malapit na po tayo dito sa, ano, sa pupuntahan namin. Kumbaga, yung pinakalas po nito, ito po, bus lang po itong sinakyan namin. Kumbaga, nasa taas kami. Double decker po ito. And then, yung hintuan po namin na pinakalas, yun na po yung, kumbaga, stadium. Pinangalanan po siyang stadium station. Kasi yung area po na yun, mayroon po siyang stadium. Kaya yun, parang naging ano na niya. Na yung stadium po, hindi stadium na ano ha, yung parang sa atin na magkukonsert. Stadium po yung sa football area po, ganun. Tapos ayan, liliko na po tayo dito. Magpapunta, malapit na po. And then, kumbaga itong bus na sinasakyan namin, pagkarating namin sa ano, sa metro, ayun, isa lang po talaga yung babayaran namin. Kumbaga, hindi na siya magbabawas ulit. Pag mag-top out kami, importante din po pala pag magbabas po. Kailangan magtatap ka pagpasok mo at magtatap ka ulit pag out mo. Kasi once hindi ka mag-top ng yung sa card mo, kasi mga card dito eh, pinapanudan mo lang yun. Yung tawag nila null card. Pag hindi ka mag-tap, automatic po yan na yung maximum na charge, yung sabi ko kanina na 7 dirhams, kahit malapit lang yung pinuntahan mo, pag hindi ka makapag-tap, 7 dirhams po yung ibabawas sa'yo. Matic po yan. So, ayan na po. Ito yung pinaka-second to the last na bus stop. Tapos, ayan na. Malapit na po. Bababa na po tayo. Maraming pong salamat sa pagsama. Sana po nag-enjoy po kayo. Taulitin. Ayan, malapit na kami sa bus stop. Nag-stop light pa. Hindi ko may ano pa ba sa kasi. Tingnan mo talaga yung mga tao. Kahit walang tao yan. Kahit madaling araw pa yan. Hintot-hintot sa talaga yung mga bus. Ay, mga sasakyan. Ikaw ba naman, mapinagsihan ka. O, diba? Ayan. Kahit walang nakano yan na bantay, talagang stop yan. So, ito na po. Bye-bye. Thank you again. See you next time. God bless all.